Oh, hi guys, mga minasan, konnichiwa. Kamusta kayong lahat? Okay lang ba kayo? Ayan, papasok na naman ako sa trabaho. Happy morning sa inyong lahat. Okay? Happy Monday. Ayan. So, ayan, kung makikita nyo, yung Sakura, mga boss. Ayan, after mamulaklak, is nagkakaroon siya ng dahon, ano? Para sa mga hindi nakakaalam. Dahil ang Sakura, nagbubulaklak muna bago siya nagkakadahon. Ayan, napaka-green niya na naman, no? Napaka-ganda tingnan. Ito yung Sakura dati. Ayan, may dahon na siya. Super green. Okay? Trabaho na naman, mga boss. Sa mga magtatrabaho dyan ngayon dahil Lunes, so mag-iingat kayo sa mga kasamahan kong OFW. Ayan, mag-iingat tayo kahit sa amang panig ng mundo kayo ngayon. Maging strong lang tayo sa lahat ng bagay. Kahit may problema, malulutasan natin yan. Okay, walang problemang hindi nalulutas, mga kaibigan. Ayan, tatawid tayo sa police station, no? Busy na naman yung mga sudyante ngayon. Ayan, ang ganda ng panahon ngayon. Kung makikita nyo, napakabait talaga ng mga tao dito, no? Inuuna nila yung mga tao kagaya ko na tumawid, before sila tumawid. Alam mo, feeling na ganun. Diba? Kahit malayo pa, tira mo naman. Talagang inuuna tayo, mga boss. Sobrang babait nila dito. Parang simple kindness, napakalaki na yon sa iba. Alam mo, feeling na ganun. Sana sa Pilipinas, ganun din, ano? Yung kindness. Actually, mga Pilipino, kind naman talaga yan, eh. Meron lang talagang hindi. Hindi naman nawawala yan. Kahit sa mga Hapon naman, eh. Hindi naman lahat ng Hapon is kind, mga kaibigan. Meron din talaga mga kagaya natin, mga Pilipino, na pangit din ang ugali. No? Pantay lang ang mundo. Huwag niyong iisipin na sobrang bait ng mga Hapon talaga. Sadyang hindi lang sila expressive. Tama ba yun? Hindi lang sila expressive sa mga bagay-bagay. Huwag masamang loob sa kapwa katrabaho. Hindi na inilalabas, no? Parang kinikip na lang nila para hindi sila makasakit ng iba. Yung mga katangian na meron sila. Okay? Ganun lang ang buhay. Pero syempre, kung i-compare natin talaga sa Pilipinas, masarap talaga tumira dito. Bukod sa kahit pa paano, di ba? Nakakapagpadala ka sa Pilipinas, sa family mo. Habang nakukuha mo yung gusto mo, eh di ba yun naman yung advantage natin doon. Kaya tayo lumalabas ng bansa. Kaya, yung mga nasa ibang bansa, agaya ko, ayan, saludo ko sa inyo. Sa mga nagsisikap para sa family nila. Okay? Nagsisikap para sa pamilya. Kahit masama ang pakiramdam, kahit masama ang tabas ng ulo, no? Masakit ang ulo, ganyan. May dinaramdam,
Pero kailangan pa rin magtrabaho para hindi mabawasan ng sweldo, okay? At para hindi nakakaya sa employer. So titiisin ng OFW ang hirap para lang hindi mapauwi sa Pilipinas, no? Ganyan ang mga Pilipinong OFW kahit saang bansa yan, no? Dahil nga nandito ako sa ibang bansa, so nafe-feel ko, nararamdaman ko kung nararamdaman nila ngayon. Ayan, kaya huwag sumama ang loob natin kapag hindi tayo napagbigyan sa mga gusto natin, no? Kasi yung mga old kasabihan natin na hindi dinadampot yung pera. Actually, na-realize ko lang yun nung nandito na ako. Yan yung lagi sinasabi ng nanay ko, ng tatay ko. Huwag masyadong magastos dahil hindi dinadampot yung pera. Hindi tinatae. So, ilagay natin yan sa ulo, mga boss. Ayan. Pero syempre, yung mga nasa Pilipinas na umaasa sa kanilang mahal sa buhay sa ibang bansa, sa Japan, sa Dubai, sa Kuwait, sa US, or kahit saang bansa yan na may Pilipino, huwag sumama loob natin pag di tayo nabigyan. Dapat tayong tumulong sa kanila para makaahon sila sa hirap. Kasi nakadepende sa family dyan sa Pilipinas yung success ng kanilang mahal sa buhay, no? Na nasa ibang bansa. Okay? Kasi mga OFW natin kagaya ko, may mga iniisip na bagay yan, magninegosyo para hindi namang ibang bansa. Yun nga lang, medyo nababagalan yung process kasi may kailangan suportahan. No, di naman masama sumuporta, pero siyempre, diba? Tulungan lang yan, tulungan. Dahil hindi habang buhay na sa ibang bansa kami, alam nyo na. Alam nyo na, diba? Ayan, halos alagaron sa sakyan ngayon. Kumita nyo, sumusunod talaga sila sa batas. Batas trapiko. Ayan. Okay, tatawid muna tayo. Ato sa mas. So yun, no? Good morning everyone. Malapit na yung company namin. Ganto kalayo yung binabike namin araw-araw, no? Ganto kalayo. Kailangan magtiis eh. Ganun talaga. Wala kasing bus na dumadaan dito, no? So wala kaming choice, kaya kailangan naming mag bisikleta, no? Malaking tulong yung bisikleta sa atin. Ayan. Kaya iniisip nyo na pasarap ng buhay ng isang OFW. Oo naman, hindi natin itatanggihan. May times talaga na masarap ang buhay nila. Alam nyo kung bakit? Kasi kapag nasa ibang bansa ka, nakakain ka ng maayos. Okay? Depende na lang yun sa'yo kasi may pera ka eh. Pero hindi lahat ng OFW is maganda yung kalagayan, ano? Alam natin yan. Pero karamihan ng OFW is kahit papano ay nakakain ng maayos. Okay? Nakapagpadala sa family nila. Nabibili yung gusto nila. Although na mahirap nga lang talaga. Okay?
Ganun lang yun. Kasi kung sa Pilipinas ka, may pinapakain ka, kulang yung sahod natin dyan. Mas mahirap yun. Dito malungkot talaga. Hindi mo nakita yung anak mo, no? Lumalaki. Okay. Ayan, akyatin. Hirap. No, akyatin, mga boss. No? Pero ganun talaga ang buhay. Think positive lang, mga boss. Think positive lang. Pati mga nasa Pilipinas, positive lang tayo lagi. Kasi kahit na negative ang isipin natin or positive, talagang may negative pa rin. So, mag-positive thinking ka na lang. Makatulong pa sa'yo paano mag-isip nang maayos. Okay? Tiyagaan lang talaga. Ayun yung company namin, malapit na. Ayun. Trabaho na naman ang mekaniko. Mekaniko ng Japan. Kahit mahirap ang trabaho, pero yung mga katrabaho mo is okay naman, no? Is masarap magtrabaho. Kasi maraming bagay, marami kang rason kung bakit mo gusto pa magstay, no? Kasi ang babait nila, no? Basta ganun. Hindi mo feel yung trabaho mo. Kasi pag nagkamali ka, okay lang yan, parang ganun. Pag nasira, palitan. Pag nasira mo, natuto ka na. So ganun lang. Galingan mo na lang ulit, sunod, parang ganun. Pero wag naman yung patabal-tabal ka talaga. Siyempre. Pero sa mga Pilipino, wala niyan. Malapit tayo mga Pilipino eh. Diba? Bilib ako dyan. Sa mga Pilipino. Dito na ako mga boss. Okay, gozaimasu! Ayan. No, yung mga driver. Yan, yung gemba namin mga boss. Trabaho na naman. Gambare. No? Kung mapansin nyo, naka-shades ako. Dahil may kahon show mga boss. Alam nyo yung kahon show? Yung kahon show na nanggagaling sa puno. Yung mga pollen. Yung mga pollen na tumatama sa'yo. Grabe. Kapag nakatikim ka ng kapon siya mga boss, yung mata mo nangangate, buisit. Alam mo yung feeling na ganun? Ha? Pero okay lang, ganun talaga ang buhay. Okay? So yan. Sana naging positive tayo sa araw na to. Maraming salamat sa inyo. Ingat kayo lagi, God bless. Kurusero Senpai Des, trabaho muna ako. Ayan. Everyday, halos na sa 15 minutes ka nagbabike, papunta tsaka pa uwi ng trabaho for almost 2 years. Grabe, imagine mo dito sa likod ng safe house, no? Sa likod ng safe house mga boss. Ayan, so maraming salamat. See you again sa next week. Next week dyan na yan. See you again bukas. Okay, bye bye, God bless, love you all. Dyan eh.